So ngayon mga ka-fans, nandito tayo ngayon sa Sapang Alat Bridge. Ayan, so makita mo mga ka-fans, so ito yung boundary ng Caloocan mga ka-fans. So boundary ito ng Caloocan at saka San Jose del Monte. So ito yung makita mo dito sa likuran ko, yung mga naglalakad. So ito po yung galing sa Maynila or dito mismo sa Quezon City. So paakyat naman dito sa papuntang San Jose del Monte. So hindi mo akalain mga ka-fans na ganito pala karami yung mga tao dito na papasok dito sa loob mismo ng San Jose del Monte mga ka-fans. So ayan mga ka-fans, so ayan sa likuran ko si yun yung hippie dito mismo mga ka-fans. So hippie yan dito sa San Jose del Monte. So sabi nga niya mga ka-fans, so walang superman dito mga ka-fans dahil sa sobrang haba nga ng pila mga ka-fans. Dahil actually kaninang umaga mga ka-fans, mga alas 5 pa lang ng umaga, so tumawag yung bilas ko dahil more than 3 hours na ata sila nag-antay dito kanina. So more than 3 hours na sila nag-antay kanina para makapasok lang. Kaso lang sobrang daming pasahero papasok papuntang Maynila. So iba-ibang company yung papasok doon sa Maynila mga ka-fans. So nahirapan sila. Biro mo Colinas Verdes pa sila. More than 3 hours sila nag-antay bago makapasok. Welcome to People's Fun TV. Grabe, dalawa lang yung nagta-thermal. So what's up mga ka-fan? So what's up mga ka-fan? So ngayon mga ka-fan is nandito ako sa Pleasant Hills mga ka-fan. So nandito ako sa Pleasant Hills. Actually kaninang umaga, so tumawag yung bilas ko mga ka-fan dahil yun nga, nag-grab yung bilas ko mga ka-fan. Tumawag siya maagang-maagam, siguro mga 5 or 6 ng umaga mga ka-fan. So yun nga, binalita sa amin mga ka-fan na grabe daw ang pila dito sa may boundary ng Caloocan, San Jose del Monte, between Caloocan and San Jose del Monte. So ito yung pupuntahan namin ngayon. So nandito kami, nandito ako ngayon, nandito kami ngayon kasama yung pamangkin ko. Ayan, no? So nandito kami sa loob ng Tura-Tura. So nandito kami sa loob ng Tura-Tura. So ito nga mga ka-fan, so ito yung pupuntahan namin ngayon. So titingnan namin kung ano lang status doon sa taas. Dahil ito nga mga ka-fan, dito lang naman kami mismo sa Pleasant Hills. So siguro mga 2 minutes lang dito sa lugar namin. 2 minutes lang dito sa mismo sa bahay namin, yung Quirino Highway. So ito yung yun nga, sisilipin ko ngayon mga ka-fan. So let's go. So ayan mga ka-fan, so makita mo dito sa highway ng aming subdivision mga ka-fan. So makita mo sa highway dito mga ka-fan, wala masyadong tricycle o mga sasakyan dito sa likuran ko. Saan to natin i-parking? So, dito lang namin i-parking yung Mercedes namin mga ka-fan. So dito lang namin i-parking yung Mercedes namin dahil hindi nga kami makapasok. So ito yung sisilipin namin ngayon, yung yun nga, yung kung gaano karaming tao dito mismo sa Quirino Highway. Dahil ang balita ko kanina mga ka-fan, dahil yung punong barangay dito sa amin is binalita niya sa amin na yung traffic daw simula dito sa Pleasant mga ka-fan dito. Traffic simula dito sa boundary mga ka-fan is hanggang gumaok na daw. So ito lang silipin ko lang mga ka-fan kung totoo yung balita na narinig namin.
So actually mga ka-fan, ano na ngayon eh? Anong oras na ba? Mga 12:30 or 1 o'clock na. So ito yung sisilipin natin mga ka-fan. So let's go. So ayan mga ka-fan, so ngayon is nandito. Nagulat ako mga ka-fan, may sasakyan pala dito sa likod ko. So ayan mga ka-fan, so nandito ako ngayon sa taas. So sa taas ng mismo ng Pisan mga ka-fan. So makita mo dito sa likuran ko mga ka-fan. So totoo ngayong balita or narinig namin or nakita namin mismo sa Facebook, sa social media mga ka-fan. So nakita namin sa social media kaninang umaga. So hanggang ngayon mga ka-fan, so makita mo dito sa Quirino Highway. So ayan, Quirino Highway to dito. Ang dami nga, masaksyan. Masaksyan talaga. Ang dami ngang mga sasakyan mga ka-fan. Usad pagong yung takbo ng sasakyan mga ka-fan. Ayan oh. Usad pagong yung mga sasakyan dito nga na yun nga pa palos papuntang Maynila mga ka-fan. Ayan oh. Ayan oh. So ngayon yung sisilipin natin yun. Sisilipin natin yung pinaka-boundary mga ka-fan. So boundary ng Caloocan at saka dito sa San Jose del Monte. So ito yung sisilipin natin ngayon. Ayan, yung iba nga, naglalakad na lang dito mga ka-fan. Ayan o, sa likuran ko. Ayan o. So, ito yung guwapo kong pamangkin. Ayan o. Kaway naman dyan, Hars. So, ngayon, let's go mga ka-fan. So, silipin lang natin doon mismo yung, yun nga, yung pinaka-boundary dito mga ka-fan. So, let's go. So, pag makita mo dito mga ka-fan, so, ito yung pinaka-quarantine. Ayan o, pinaka-quarantine control point. So ito yung pinaka-quarantine control point dito sa San Jose del Monte. So between San Jose del Monte at Caloocan, dahil pagtawid mo doon mga ka-fan, ano ito naka number 2 control point dito mismo sa Quirino Highway mga ka-fan, yung papasok sa Maynila. So papasok sa Maynila, dito mismo. So ngayon, papasokin natin doon mismo mga ka-fan. So titingnan lang natin kung ano yung mga ginagawa pa nila dito. Dahil simula dito mga ka-fan eh, hindi na sila pwede makano doon. Kailangan isa-isayin sila sa pag-scan dito mga ka-fan. So isa-isayin sila sa pag lahat ng mga passenger dito sa loob ng mga bus o sa iba o kahit na naka-tricycle sila, naka-tricycle sa motorcycle. Tricycle talaga. So what's up mga ka-fan? So ngayon is nandito tayo mismo sa ano pong tulay ito dito ma'am? Bridge ma'am? Alam po, Sampaguita. Sampaguita, ano? So ang alam ko may pangalan talaga dito sa bridge na ito ma'am eh. Sa pangalat bridge ba yun? Ayan ma'am. Ah, sige na, yan na. Sa Pangalat Bridge. So ngayon mga ka-fan is nandito tayo ngayon sa Sapang Alat Bridge. Ayan, so makita mo mga ka-fan, so ito yung boundary ng Caloocan mga ka-fan. So boundary ito ng Caloocan at saka San Jose del Monte. So ito yung makita mo dito sa likuran ko yung mga naglalakad. So ito po yung galing sa Maynila or dito mismo sa Quezon City. So paakyat naman dito sa papuntang San Jose del Monte. So hindi mo akalain mga ka-fan na ganito pala karami yung mga tao dito na papasok dito sa loob mismo ng San Jose del Monte mga ka-fan. So ayan sa likuran ko, so makita mo yan sa likuran ko, yan. So ito dito mga ka-fan sa likuran ko, yan. Makita mo. So ito yung mga naskan na doon mismo papasok dito sa looban mga ka-fan ng San Jose del Monte. So galing po to doon sa kabila dahil may scanner or ini-scan din yun sila mga ka-fan. So minomonitor din yun sila mga ka-fan. Ayan, bago ako tumayo dito mga ka-fan, so nagpaalam muna ako ni Chip kanina. So nagpaalam muna ako ka Chip. So dito lahat, yung mga bus na papasok. Yung papasok naman galing sa Maynila mga ka-fan. So yung papasok galing sa Maynila. So lahat ng mga pasahero or passenger dito sa bus mga ka-fan is pababain sila. Dahil dito nga, i-monitor sila mga ka-fan bago sila maka-enter mismo dito sa papasok naman sa Quezon City or papuntang Maynila. So ayan. So hindi sila pwedeng dumiritso mga ka-fan dahil sobrang higpit nga mga ka-fan. So let's go, babalik tayo dito sa likuran mga ka-fan. So titingnan ko lang yung kasama ko. So ayan mga ka-fan, so ayan sa likuran ko. Si yun yung hippie dito mismo mga ka-fan. So hippie yan dito sa San Jose del Monte. So sabi nga niya mga ka-fan, so walang superman dito mga ka-fan dahil sa sobrang haba. Habang anang pila mga ka-fan dahil actually kaninang umaga mga ka-fan, mga alas 5 pa lang ng umaga. So tumawag yung bilas ko dahil more than 3 hours na ata sila nag-antay dito kanina. So more than 3 hours na sila nag-antay kanina para makapasok lang. Kaso lang sobrang daming pasahero papasok papuntang Maynila. So iba-ibang kampanya yung papasok dun sa Maynila mga ka-fan. So nahirapan sila. Biro mo Colinas Verdes pa sila. More than 3 hours sila nag-antay bago makapasok mga ka-fan dahil sa sobrang pasahero nga.
sobrang daming tao dito sa looban kanina. So, ulitin ko lang mga kapan, ngayon is bandang alauna na mga kapan. So, ngayon tuloy-tuloy pa rin yung sobrang traffic mga kapan dahil ito nga, hindi sila pwede makapasok sa Maynila mga kapan o sa Quezon City. Hindi sila pwede makapasok hanggat hindi sila mamonitor dito sa quarantine control. Dahil ito nga mga kapan, so, yung pinasok ko kanina, yung pinuntang ko kanina, yun yung quarantine control number 2. So, ito dito talaga yung pinaka main mismo mga kapan. So, nandito lahat na mga yan mga kapulisan dito sa likuran ko. Makita mo sa likuran ko, dito lahat mismo yan, sila yung nagmo-monitor dito sa lahat ng mga passenger ng mga bus o kahit sa mga private vehicle mga kapan. So, hindi sila pwedeng hindi sila diretso makapasok dito mismo mga kapan dahil sa sobrang higpit mga kapan. So, abangan natin mga fans, so yung update mamaya mga kapan. So, hahanapin ko lang yung kasama ko, nawala na ata. So, let's go. So, ayan mga kapan. So, makita mo yung mga bumababa sa mga bus mga kapan. So, ito yung... So ayan mga kapan, so makita mo yung mga bumababa sa bus mga kapan. So yun yung mga pipila dito para sa para naman dito sa gagawing scan. Ayan hindi. Ayan. So hindi lang nagsinabasa na yung mga passenger ng mga bus mga kapan. Sila yung mga i-scan. Papasok sila sa Maynila mga kapan. Tawa ko doon sa kasalubong ko. So ito mga kapan, so i-view ko lang saglit mga kapan yung dito sa likuran ko mga kapan. So ito yung galing sa iba ibang probinsya to dito mga kapan. So galing sa Sapangpalay, sa Maymoto. So di ko alam Santa Maria, di ko alam kung totally kung saan galing tong mga sasakyan dito sa likuran ko mga kapan. So ngayon ito yung dito mga kapan yan oh. So ulitin ko lang, parang usad pagong yung takbo ng mga sasakyan dito ngayon mga kapan. So ayan, oh, magalas 11 na ng gabi, mag-alauna na ata, 12:30 na ng hapon mga kapan. So ganito pa rin yung status ngayon mga kapan. So di ko akalain mga kapan na ganito karami, o karami katao. Karami, ano ba yan, nabuyoy na. So di ko matsansya mga kapan kung gaano na kahaba tong linya dito, dulo dito sa ng sasakyan mga kapan dito sa likuran ko. So hindi ko akalain mga kapan na ganito karami yung tao dito sa San Jose del Monte. So ulitin ko lang mga kapan, so ito yung first day, sinakaunang araw sa pasukan mga kapan simula anong in-implement President Rodrigo Duterte yung quarantine mga kapan. Ayun nga kapan, katatapos ko lang actually bago ako nag video doon mga kapan kanina. So bago ako nag vlog mga kapan, so nagpaalam muna ako sa hippie nila mga kapan dahil hindi tayo pwedeng kumuha basta-basta mga kapan. So kinausap ko muna si boss. So inisa-isa nila mga kapan bago nila papasukin mismo sa yun nga, papasok sa Maynila o sa Quezon City. So bago nila papasukin dito doon mga kapan, so kailangan muna nila i-monitor. Grabe mga kapan. So di ko akalain mga kapan na ganito pala karami yung mga yun nga, yung mga residente dito mismo sa San Jose del Monte mga kapan.